Kagandang loob na binubuhay lagi dawan namang ikarangal ang iyong pagpapala sa amin. Ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magsawalang hanggan. Amen. Umupo muna po tayong lahat para sa ilang anunsyo. Sa darating sintonado ka na naman. Mula sintonado sa mata ni Lord. At sa 13 ng Abril, 2008, si Miss Angelica R. Barden, 27 taong gulang, ay ikakasal kay Edwin B. Villalobos, 33 taong gulang ng Nagas City. Edwin Villalobos! Narinig niyo? Si Edwin! Maricel, ang boses mo. Sa kasalang ito ay mangyaring ipagbigay alam sa opisina ng parokya. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng may kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, umayon tayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mayo ti hayop puringin siya, at iti bunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, at siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papuriran, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at tanan, Sige na. Kayo din, ingat kayo, ha? Sige po. Malabat po. Ingat po. Lahat po. Basta, Lola, mauna na kayo na yaba, ha? Maricel, sa bahay mamaya, ha? Oo, namagdamag tayo mo po practice para hindi mo na ikaya tong boses ko, Lola, ha? Lola. Lama po. Lola. Lola, ingat. Mamay, Lola. Babay, yaba. Sige po, Lola. Bye, Lola Judy. Bye. Bye. Oh, tingnan mo natin bago tayo pumunta kay Father.
Para ano ba? Ay, mali lang naman yung announcement. Manay, para makasigurado tayo. Sigurado ako siya yun. Malay mo, kapangalan lang. Ulit mo. Siya yun. Sige na. O, sinong titingin? Ikaw na! Ba't ako? Ay, ikaw lang naman gusto tumingin, di ba? Oh! Alam ko na kasi. Ay, inyo, kinausap na ako kanina ni Ma'am. Kaya pala. Uy, uy! First honor birth! Congrats! 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 Ako, basta pasado. Kasi, kahit last naman, okay lang. Uy, ako. Tignan natin. Saan? Wala. Ay, okay lang. Basta, ang alam ko, nasa top 17 ako. Baka 17 from the bottom. Ay, ang galing mo naman. Ay, kahit na tumigil ka ng 2 years, ay nakahabol ka naman sa batch namin. At consistent siya sa top. Ay, naku, kung ako magtatap ng ganyan, ay, Diyos ko po, baka naimatay ng lola ka. Lola, di ba? Oh, ba't parang di ka happy? Alam ko na yan. Gusto mo maging salatatorya, no? Hindi, no? Okay lang sa akin kahit ano, eh, di naman ako magkukuleyo, eh. Kailangan ko magtrabaho agad. Ha? Huh? Ah, susu, tayo. Bakit may payakap pa ito, ha? Yakap lang, eh. Para ko dyan. Ay! Oh, ano na? Manay, sorry talaga. Ang kulit ko kasi. Sanay na ako sa katulitan mo. Tsaka inaasahan ko na to. Ay, naku, Manay. Huwag ka nang mag-alala. Makakahanap ka rin ng masihigit dyan sa Edwin na yan. Tsaka, Manay, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Naku, Manay, sorry. Kailangan ko nang umalis. Naku. Ay, umuwi na anak ko na hindi ako kasama. Sige na. Pero Manay, ha? Oh, ingat kayo. Kailangan mo nang kausap. Punta mo lang ako sa bahay. Oh, sige na. Salamat, ha? Sorry! Ay, honey loves ko. Yes, honey loves. You called? And why? Oh, I see. Oh, wait a moment, ha? Naku, yung honey loves ko, iniintay na ako sa parking na na. Manay, madali lang naman akong puntahan doon sa bidyoke. Eh, basta i-text mo lang ako, ha? Salamat. Ingat ka, ha? As usual, isa-isa naman kayo umi-escape po. Sige na, ako na bahala kay Manay. Sige, Manay, ingat ka. Salamat. Ha? Ingat kayo, bye-bye. Manay, hindi pa naman sila kasal. Marami pang pwedeng mangyari. Normal ka nga, Maricel. Marami na nangyari sa kanila. Tsaka tanggap ko na, okay na ako. Choice ko naman to eh. Tay mo rin pa, Captain. Ayoko umiyak. Huwag ka na nga. Parang yung magiging anniversary natin. Mas maganda yung araw na yan, di ba? Wilma, si Angelica. Kamusta ka mo? Maranghay, ma'am. Congratulations. Salamat. Mauna na kami. Di naman kagandahan. Maputi lang. Manay, napansin mo hindi sila sweet. Hindi talaga sila sweet. Nararamdaman ko talaga yun kasi iba kayo ni Edwin dati eh. Tsaka feeling ko na buntis na yan kaya nagpapakasal sila. Ay, naku, masyado namang nagmamadali. Mauna na ako ha, may home service pa ako eh. Di. Aray, di. Ano ba? Nakakahintayan ng kuko ng customer mo. Manay, kung galit ka, huwag mong kimkimin, ilabas mo. Dito sa harap ng bulkan, sa beach, dun sa bukid natin, isigaw mo, magwala ka.
Nakakaangas sa'yo ng loob kapag sinisigaw mo. Bakit? Ang ingay mo. Hindi ako makapag-isip. Ano pala iisipin mo? Marami. Tulad ng ano? Tulad ng bakit di ka kaya umuwi na? Nakakarindi ka na. Wala kang kasama. Baka ano pang gawin mo? Pabiyay ako. Hindi ako magpapakamatay. Marami pa akong obligasyon. Kailangan ko pa mapag-graduate si Jenny sa college. Sige na, mauna ka na. Uwi ka na. Pag okay ka na. Ang hirap maging okay dito. Bakit? Bakit kasi dito mo ako dinala? Ay, Manay. Sorry, Manay. Sigurado ko bang hindi tayo hahanapin ni Manay? Sigurado, sigurado. Yan na yan si Manay. Ay, alam mo, hindi niya alam kung ano mangyayari ngayon. Oo. Mag-ibs. Uy! Ay! Ay! Sigurado kayo? Wala siyang alam. Oo. Si Maricel lang naman ang madaldal dito. Ano ka ba? Basta, pagluhod mo, pasok agad kami. Wait ko. Nakakaiyak kasi sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Manay, ito na masusuklian na siya, magiging masaya na siya. Bebe ko. Ano to? Wilma, alam mo kung gaano kita kamahal. At hindi lang pagmamahalan natin ang dahilan. Nakita ko kung paano ka maging mabuting anak at kapatid. Nakita ko rin na magiging mabuting asawa ka para sa akin. Kaya kung papayag ka, sumusumpa ako sa harap ng simbahan. Pati na rin sa harapan ng mayon. Nandyan lang yan. Madilim lang eh. Wilma, namumuot ang taka. Edwin, hindi pa ako pwede mag-asawa eh. Makakapaghintay ka ba? Gano'ng katagal? Ay, inuun na ata. So, nandiyan na tayo. 5 taon. 5 taon? Pabuhay ang ikakasal! Pabuhay! Maid of honor ako! Maid of honor ako! Maid of honor ako! Den, 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 den! Den, 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 den! Dan. Bakit? Manay, sorry talaga, Manay. Bakit? Kasi lagi ka nang pinapahamak. Maricel, sanay na ako sa'yo. Kasi dapat kasi ikaw ay kakasal. Ikaw ang magkaka-baby. Ako magiging maid of honor ako. Magiging ninang sa binyag. Manay, hindi ka pa talaga nagsisisi sa mga desisyon mo? Eh, pinili ko kung anong gusto ko sa pamilya ko. Pinili naman yung huwag maghintay. Eh, yun ang mga desisyon namin eh. Kailangan kong tanggapin yun. Kahit masakit? Kahit masakit. Aray, ba't ka ba nangungurot? Gusto ko lang malaman kung ano ang mas masakit, yung kurot ko o yung puso mo. Makaluka ka talaga. Ano? Bakit? Yung nga, anong ayoko umiyak? Hindi kasi, parang masalap kasi umiyak ito sa likod ng bulkan. Parang sa eksin na lang ng teleserye. Luka-luka. Magaganda lang yung mga nasa teleserye.
Okay lang po kayo? Ah, kaya-kaya ko to, anak. Pagod lang siguro. Eh, okay na po. Konting pahinga lang at malunggay na tsaa ang katapat nito. Oh, basta tay. Pag napagod ka, magpahinga ka kaagad, ha? Opo. Eh, ikaw ba, anak? Okay ka lang ba? Pagod din po. Pagod na ang puso, anak. Pagpasensya mo na ang tatay, anak, ha? Sayang na namang drama yan. Hindi ako nagdadrama. Ano bang alam ko doon? Eh, kasi hiyang-hiya na ako sa'yo, anak, eh. Napakalaki na ng sakripisyong ginagawa mo para sa amin. Kung wala lang ako sakit, malamang sarili mong pamilya ang inaasikaso mo ngayon. At hindi kami na mga kapatid mo. Sana masaya ka ngayon. Tayo naman. Sa tingin niyo po ba magiging masaya ako kung pinabayaan ko kayo? Tsaka, tay, hindi po ako nagsisisi kung ano man ang naging desisyon ko. Kaya huwag na kayo nagsusori. At sa lahat po ng kung anong meron ako ngayon, kayo ng mga kapatid ko ang importante. Ang pala talaga yung luluto natin. Baka isipin ni ate, sinasadya natin to, ah. Stoy, Jenny, di ba napag-usapan na natin na pagdating ng ate, walang magbabanggit ng kahit ano kay Edwin, di ba? Oh, sige po, kung gano'n po. Huwag ka po. Sige po. Andiyan na siya. Oh, ano ulam natin? Ang palaya. Mainom sa dugo, anak. Ang sarap. Ako na dyan, Sara. Ako na dyan. Ako na, ate. Pahinga ka na lang. Madali nang to. Sarapan mo yan. Ate, upo ka na. Kailangan mo ng masahe. Dito. Sige. Ate, tubig ka. O, bakit may mga paganyan kayo, ha? Baka mamaya masanay ako. Siyempre, ate. Pag engineer na ako, masanay na kayo sa parelax-relax na lang kasi hindi nyo na kailangan magtrabaho. Ako na. Tapos, pwede ka na mag-asawa. Hindi ka talaga nakapaghintay. Sa'yo at ihayakapin mo ng habang buhay. Pero habang wala pa siya, pwede bang yakap na lang muna ang tatay? Sandali, apo. Sintunado talaga eh. Wala ka na naman sa sarili mo, ano? Lola, iniisip po kasi si Manay Wilma eh. Ay, kamusta na ba siya? Ngayon po, maurag. Kinakaya lahat ng pagsubok sa buhay para sa pamilya. Pero sa tingin ko, nagtatapang-tapangan lang yun. Pero pag sa akin nangyari yun, hay, naku talaga. Oo, wag naman sanang iadya ng Diyos, apo. Dahil alam kong kapag nangyari sa'yo yun, gagawa ka talaga ng eksena sa simbahan. Ay, oo po, talaga, Lola. Hindi lang sa simbahan, pati sa buong Bicol. Pero sorry lang, Lola. Hindi din mangyayari sa akin yun. Kasi
mahal na mahal ako ng yaba ko, hindi niya ko kayang iwan, at hindi ko na siya pakakawalan. Ikaw naman, bata ka. Puro ka yaba ng yaba. Parang ikaw yung taong parang hindi mabubuhay kapag isang araw ay hindi mo mababanggit yung yaba mo. Of course, Lola. Yaba is my life, you know? Inda sa imo na aki ka. Pero sana lang huwag mong pababayaan ang trabaho mo, ha? Kasi sobrang mong kaiisip dyan, eh. Papabayaan mo na yung trabaho mo. Opo naman, Lola. Bigay mo na sa akin yan. Inspirasyon ko naman yun, eh. Pero makikita mo naman. Bakit? Magiging proud kayo sa akin. Mm-hmm. Ikaw, si nanay, si tatay, you are looking at the future. Mm-hmm. Miss Maricel Rubio. Mali pala. Mrs. Maricel Rubio Bermundo. General Manager, Oriental Hotel. Ang galing mo, apo. Isa pa. Good morning, sir. Okay. Welcome to our hotel, ma'am, sir. Huh? Follow me. Welcome to the city of fun and adventure, Legazpi City. We have the beautiful, perfect cone of Mayon over there. Fascinating black sand beaches, yes? Yummy spicy foods. And of course, the real tourist attraction, me. Funny girl. Yes, funny girl. Hindi naman masyado yaba. Yaba? What does that mean? It's a term of endearment. It's like my love. Oh, you're a lucky guy. Okay, ma'am, sir, just approach me if you want to schedule a tour, okay? Sure. Thank you, ma'am, sir. Enjoy your stay. I'll bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thanks. O ba, mamaya, request ka na naman sa tour niyan. Ay, nako talaga. Alam mo, yaba, sila GM na naman ang ayaw ko ilagay sa recreation office para magkasama na tayo. Tara na sa loob. Maricel! Maricel, hi! Ay, si Manay Films, tara. Maricel, hello? Marhay na aga, Manay Films. Ang aga mo ngayon na. Oo nga eh, sinamahan ko itong pamangkin ko. Kasi gusto nilang dito gawin ang reception ng kasal nila. Ay, ikakasal kayo? Congratulations! Great choice na dito ang reception ng kasal nyo. Kita nyo naman. Ang ganda ng view. Oo. Maricel, meron pala akong mga bagong dating ng mga alahas. Tingnan mo na ang gaganda ng mga designs. Excuse lang, ha? Mga bagong dating to. Manay naman. Parang naman afford ko yung mga binibenta mo. Ikaw naman. Hulugan naman to, eh. Tsaka magandang investment ang mga alahas, di ba? Pwede mo pa itong ipamana sa magiging anak mo. Ikaw, Rodel. Ay, naku, Manay. Walang hilig sa yaba sa mga ganyan. Eh, di para sa'yo. Hindi ko naman birthday. Ikaw naman? Pag birthday lang ba ang alahas? Pwede namang anniversary, ah. O kaya monthsary. Ikaw, Rodel, ha? Pag nag-propose ka dito kay Maricel, sa akin ka kumuha ng alahas, ha? Kahit 4 gifts, ibibigay ko. Manay? Okay ka na ba talaga? Kailangan ko maging okay. Ito na yun eh. Pakasala siya. Natuldukan na. Oh, for rent na naman to. May sumalas talaga tong stall na to. Walang nagtatagal na negosyo. Umanay, sabihin na ako sa'yo papuntang parlor. Magpapamani pedi kasi. Oo nga, kailangan mo yan. Hi, Silver! Ganda umaga, mga umaga. Good morning, ma'am, sir. Hi, Ann. Ito, mukhang maganda ito, Manay. Magkano ito? 120,000. Mahal naman. Sige na, Manay, bigyan mo sa akin ng 6 gifts. Kukunin ko na. Ang kulit mo talaga, Rodel. Pero sige na nga. Pero huwag mong ipagsasabi sa iba, ha? Bibigay ko na sa'yo. Promise, Manay, hindi ko sabihin. Salamat, ha? Oo, sige. Oo, gusto niya ba ito? Diba? Oo naman, totoo yan. Oo, diba? Ang ganda ng brief.
Bagay sa'yo, Manel. In fairness sa'yo, Wilma. Lagi mong iniiba ang style ng hair ko. Siyempre naman, buhok kasi yung lagi napupuna sa atin. Kapag maganda ang buhok, maliwala sa mukha. Nga lang, kahit minsan malungkot ang mga puso natin. Ang layo naman ang pinanggagalingan niyan, ha? O, sige. Magbabayad na muna ako. Salamat. Thank you. Manay! Hanapin! Hanapin ako, Manay! Manay! Yun. O, oh, ayan, Manay. Okay na. Tikat po. Thank you, ha? Okay. Magbayad. Ang dali ang naman. Kasi, ito mo, kausap ko si Maricel. Magpapropose doon si Rodel sa kanya. Paano nangyari yun? Eh, di ba nga si Rodel? Ay, nga pala. Sheila, kasama mo na ba sila? Anong mga reaction nila? Teka. Uy, tinatanong ni Maricel kung anong reaction nyo. Anong sasabihin ko? Ikaw ko mausap. Hindi ko anong sasabihin ko. Pero namang alam kong sasabihin. Manay, manay. Manay, ikaw ang kausap hindi kami. Sige na. Hello, Maricel. Pwede tawagan na lang namin ikaw ulit. Bakit di ba sila masaya sa good news ko? Hindi naman sa ganun. Ano ka ba? Ano kasi, Manay? Ay, Sheila, huwag mo muna ibigay ang cellphone kay Manay Wilma. Hindi ko naman alam na magkasama pala kayo. Baka hindi pa siya okay. Dapat di ko na lang sinabi. Mamaya, mag-usap na lang tayo, ha? Sige, bye-bye. Oh, sige, sige, sige. Bye. Manay, sure na ba talaga kayo na bading si Rodel? Baka hindi naman. Ako ba naman, Sheila? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo na naman nahalata yun. Day. Oh, alam mo, minsan, mabagal ka rin. Grabe ka naman, oh. Oh, ikaw, anak eh. Napapansin ko din naman, Manay, pero hindi ko lang masabi. Pero para kasing masaya si Maricel. Alam mo kung nag-propose na din naman, baka nga mali tayo. Baka nga hindi naman ba din si Rodel. See? Pati siya nalito eh. Mm. Ewan ko ba sa ibang kutubo sa lalaking yan? Misa ko lang nakausapin pero naamoy ko na siya agad. O hindi ba? Saan ako magkatrabaho? Di ba si Parlor? Araw-araw, puro ba din ang kasama ko? Hmm? Sa tagal ko nung katrabaho dito sa parlor, eh marunong kong kumilatis kung may bahay ng pagkalalaki. Kung sa bagay, Manay, kawawa naman si Maricel. Eh kaya nga, kailangan natin siyang kausapin na siguraduhin niya kung talaga magpo-propose ngayon si Rodel. Kilala rin niya muna yung lalaking niyan. Isa pa, walang buwan pa lang sila, hindi ba? Hindi naman basta-basta pagpapakasalan mo. Ibibili na nga ng alahas eh. Oh, bibili nga ng alahas para sa kanya ba? Baka kung para kanino lang yun, ano? Basta ako, ayoko magsabi niyan. Baka mamaya mali-mali pa yung masabi ko kay Maricel. Eh, kapag ako naman nagsabi diyan, baka mas mabigla yun. Ikaw naman magsabi, Anape. Ha? Ako? Ha? Ang sisay ni Maricel, tapos ako pa yung magiging rason ng kalungkutan niya. Ay, oh. Eh, sino magsasabi, Aber? Hmm? Sige na. O nga, umalis na nga kayo. Para tingin mga kuso kong dadatingan na, oh. Magkita tayo mamaya sa bahay niyo, ha? Sige. Ngayon, raranakit ako sa hotel mamaya. Ako nang bahala kung mag-usap kay Maricel. Ha? Okay, okay. Sige na. Kapain, Manay. Tara na. Oh, Manay! Bye-bye. Bye-bye, Manay. Salamat, ha? Thank you, Silver, ha? Bye-bye. Thank you very much. Ang ganda nga ng hair ko. Salamat din, ha? Thank sa ulitin. Thank you. Hindi na masama. Wilma? Oh. Wilma? May surprise ako sa'yo. Hulaan mo. Jara! Apoy! Naku! Ang kaganda ng mga bro! Hoy, ikaw ang gumawa nung kay Manel, no? Naku, ang ganda! Ano mo nasabing ako gumawa nun? Aba, eh, siyempre. Sino ba naman ang ganun kapulito gumawa dito, kundi ikaw? Uy, sa totoo lang, pwedeng-pwede kang sumabay sa mga stylist sa Maynila. Mm-mm. Aray naman. Naku, ikaw nga, huwag ka nga masaktan. Ha? Eh, bakit ba? Talaga namang itong si Wilma lang ang nakakuha ng korona ko dito sa husay. Ang taray mo na.
Ang laki na pinagbago mo. Well, hindi naman masyado. Uy, musta ka na? Ay naku, okay naman. Ito, masaya! Bumalik lang ako dito para tingnan yung pinapagawa kong bahay para kay Mamay at Papay. Sosyal! Ganun naman kalaki kita sa Maynila ngayon. Ay, siguro. Eh, bakit? Siya ang tunay. At nakukuha sa tiyaga at chika ang mga customers. Ay, ako buong bang magbigay ng tip ang mga madam doon. Ay, talaga. Nag-apol? Naman. Kaya ikaw, Day, yung galing mong yan. Nako, aani ng bonggang-bonggang tip yan doon sa Maynila. Sigurado. Nako, ikaw. Na po. Ma'am, maraming salamat po. Manoy, yes, nakita mo si Maricel? Opo, ma'am. Nasa pool area po. Los Mabalos. Yes, ma'am. French fries po, gano'n. Tsaka iced tea, coffee. Thank you po, sir. Ay, nakita mo si Maricel? Andun po siya sa may pool. Salamat. Wala pa yung mayon. Excuse me. Yes? Anong oras po lalabas yung mayon? Ma'am, actually medyo cloudy pa po ngayon. Pero mamaya po lalabas. Thank you. Enjoy. Swerte-swerte ko talaga sa yaba ko. Hindi siya tumitingin sa ibang babae. Maricel! Manay! Manay, alam mo, sobrang saya ko ngayon. Hindi ko explain sa iyo. Parang ako nasa una. Kung alam mo lang, Manay, parang tinatawag ko ng lahat ng santo sa sumbang. Katuloy na katalubok ang simbahan, hindi nga makatingin sa akin diretso yan eh. Manay, bakit ka ganun? Pag masaya ka, masaya ako. Pag malungkot ka, ganun din ako. Walang tanong-tanong, walang dudududa, dinadamahin kita dahil mahal kita, dahil kaibigan kita. Ba't di mo yung magawa para sa akin yan? Sel. Yaba ko. Sel, ano kasi? Bakla ka? Tapos na, Lisa, kumayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.